Have you ever said this to your ates and kuyas? Kuya, bakit ako? Bakit mo ko pinagawa ng ganito, kuya? Or have you ever asked Lord? Lord, bakit naman ganito? Bakit mo ko tinawag sa gawain na to? Hindi ko to kaya, Lord. Today, we are going to talk about that. Personally, nagawa ko na rin to. Once na natawag ako sa mga events man, natawag ako sa as pag-opening prayer, mag-prayer before the competition, mga ganyang bagay. Lagi kong sina-ask si Lord, bakit ako, Lord? Bakit ako? Hindi pa din may iba namang magaling dyan. Yeah, may iba namang magaling dyan, may iba namang mas malakas, kumbaga. Mas powerful. And today, it reminded me of something. Because today, as of today, depende kung kailan ito papanoorin, but as of today, it is December 8th. It is the Feast of the Immaculate Conception. Alam niyo naman siguro yung gospel, pero i-rundown ko na lang. The gospel talks about Angel Gabriel informing Mary that she will bear a son named Jesus. And, oh! Kasama dun yung laking gulat ni Mary. Bakit ganun? Correct me if I'm wrong. Ang alam ko is matandang age na nun si Mama Mary nung sinabi si ni Angel Gabriel si Mary. Nung time na yun, yun yung tanong niya. And ang answer ni Angel Gabriel, it is because of the Holy Spirit. Yan. Ano na lang, summarized version nung sinabi. It is because of the Holy Spirit. Why am I telling you this? Same as us. Nung sinabihan tayo na gawin mo yung ganito, Ian, or ikaw na nanonood, magsispeech ka daw. Oh, la, bakit ako? So, by may kasamang kasamang tibok ng puso na mabilis. And the gospel reminded me of the calling that we have to love and to serve the Lord. I believe God called Mary out of love din. Kasi inalagaan ni God si Mary without any sin. Because Mary is full of grace. Narinig niyo naman siguro yung Mary conceived without sin. Walang kasalanan si Mary. She is pure. She is our mother. Diba? It's truly amazing of how he responded. I mean, of how she responded. Sorry, but he... Sorry, Mama Mary. Of how she responded, sabi niya, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Biruin mo yun. Yun yung answer. Hindi yung bakit ako. Yun yung sagot. And I believe if we are going to be called into something na simple lang or something na mabigat or makakapag-alis tayo sa comfort zone natin mismo, allow me to remind you this: it is the Lord who called you out of love, and by love we shall move for Him. Yan. Clear? Praise the Lord. Yun lamang po, napadaan lang, nag-iiwan ng mensaheng nothing in the Lord's presence remain unchanged. This quote is from the Transcendence. Yes, let us transcend. Let us go beyond. Let us surrender everything to Him and do everything out of love. Lamang po. Bye!